Mabuti tayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulam. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Inupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, ang Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Sandibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan na
Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesus Cristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, nagsalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito nakatindig sa inyong harapan ay lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ni Hesukristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos ang Hesus na ito. Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo, Poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit, hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. O Poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga-Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka.
hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 70 metro lamang. Pag-aho nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangas nagtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa lahat at Happy Easter. Sa pangalan po ng aking kasamang pari sa altar, si Father Itoy, ay purihin po natin at ipagdangal ang ating poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay Biyernes, ang 5th araw ng tinatawag nating 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. O tawag po natin ay Octave of Easter. Ngayong 5th araw, 5 araw na din tayong nagninilay sa mga kwento ng Ebanghelyo tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil ito ang sandigan, ito ang ugat, ito ang kapupuntahan ng ating pananampalataya. Ito ang misteryo ng ating pananampalataya. Mysterium Fidei, the mystery of faith. Sa Ebanghelyo natin ngayon, isa na namang karanasan kung papaanong ang mga alagad ay nagkaroon ng panibagong ugnayan kay Jesus. Matatandaan natin na bakit ang setting ay sa Sea of Tiberias or sa Sea of Galilee. Dahil dito, unang tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad. At bakit sa pangingisda? Dahil ito ang kanilang trabaho, ito ang kanilang hanap buhay. Kaya nung si Jesus ay nailibing na, ang mga alagad ay bumalik sa kanilang mga dating buhay at ito nga ay ang pangingisda. Gayunpaman, kahit na sa kanilang karanasan ay naghihintay sila kay Jesus, ang pagkakataong ito ay pagpapakita kung sino ang Diyos ng buhay at ng muling pagkabuhay. Marami tayong makukuhang simbolismo sa Ebanghelyo ngayon. Halimbawa ay ang lambat. Ang lambat ay sumisimbolo sa isang pamamaraan ng simbahan na napakaraming isda. It is the confirmation ng sinabi ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakaya ng tao. Ang isda ay sumisimbolo sa iba't ibang klaseng tao na tinawag ng Diyos para sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng mga alagad. Tayo yun. Tayo yung iba't ibang klaseng isda na tinawag ng Diyos para sumunod sa Kanya. Ang bangka ay simbolo ng simbahan na sa kabila ng paglalakbay sa alo ng buhay, patuloy tayo bilang simbahan
na makarating sa kaharian ng Diyos. Ang tinapay at isda, ang tinapay kung saan nakilala nila si Jesus ay walang iba kung hindi ang banal na Eukaristiya. Mabubuksan lamang ang ating isip, mabubuksan lamang ang ating puso sa banal na Eukaristiya kung saan si Jesus ay nagpapakilala. Ito ang kaniyang iniwan sa atin na makilala si Jesus sa banal na Eukaristiya na siyang ating magiging baon at pagkain sa ating paglalakbay sa barko ng pag-asa at sa barko ng pag-ibig ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, ang mga taong dating nagkaroon ng maraming tanong sa kapangyarihan ng Diyos ay nagkakaroon na ngayora ng karanasan, a personal experience with Jesus, na si Jesus ay hindi kailanman nang iiwan. Isang simbolo rin yung baga na si Jesus mismo ang naghanda para sa kanilang pag-iihaw. Kung mararanan, kung inyong maaalala pa na sa baga rin na ito, itinatuwa ni Pedro si Jesus. At sa bagang ito na ginawa ni Jesus, muli niyang ipinapakita at pinaaalala na kahit na ako'y iyong iwan, kapag ika'y tinawag ko, hindi kita pababayaan. Tayong lahat na tinatawag ng Diyos, kailanman, saan man at anumang sitwasyon ng buhay, ay mananatiling nasa puso at kaisipan ng Diyos. Tayo ay isang simbahan, tayo ay isang lambat na pinasasakop ng Diyos sa kaniyang pagliligtas. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay pagpapakita ng pagtatagumpay sa nakaraan. Ang kaniyang muling pagbangon mula sa kamatayan ay pagpapakita na ang nakaraan ay nasa ilalim na ng kaniyang kapangyarihan kahit na ang kamatayan. Binibigyan tayo ngayon ng panibagong pag-asa. Binibigyan tayo ni Jesus na kailangan nating muling bumangon sa sakit at pait ng nakaraan. Kailangan daw tayong muling bumangon at magkaroon ng panibagong buhay sa ginawa ng nakaraan. Ibig sabihin, kailangan nating mag-let go of the pain at yung pangit na nakaraan sa ating buhay. Hindi magkakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi magkakaroon ng muling pagkabuhay ang ating sarili kung tayo ay palaging nakatingin sa sakit at hirap, sa pait at itsura ng karanasang meron tayo sa nakaraan. Katulad ng mga alagad na naging lesson sa kanila kung papaanong muling haharapin si Jesus na hindi sila iniwanan kahit na sila ay nagduda sa kaniyang kapangyarihan. Sana sa ikalimang araw ng ating pagninilay sa muling pagkabuhay ni Jesus, makita natin na tayo rin ay dapat mabuhay sa ating nakaraan at dapat ipagpatuloy ang buhay na ibinigay at maglakbay patungo sa kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kaniyang simbahan
At upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok, tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoon muling nabuhay sa Kanyang mga apostol, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibiguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nauna ng lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Ating hanay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin, buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Sana o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng buhay at muling pagkabuhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ give me safe eternal life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
at iyong lumbay. Puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't kinapit ang sa butas ng kamay. Kapayapaang hatid iyon ang tanggapin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't kinapi ang kamatayan. Nasaan ang iyong luha sa mata at magsaya? Manalig kang buhay ang Panginoon. Inyong pagsaluhan handa, tinapay at alak na sa inyo'y ibibigay. Pamistang aking hain ay sarili kong buhay. Nang patawad ay iyong makamtan. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, bukas, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organization ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo pa tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagapi ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,